lang ng pera. Makain pa lang ka pa lang ngayon eh. Ano na kaya, mamaya ang uulamin na naman. O, kumakain ka pa lang ha. Hindi mo pa naubos yung kinakain fried chicken. O, bukas kaya. Ano kaya ang uulamin? Ayun, iniisip na agad. Yun po ang maling-mali po sa ating lahat. Kasi palagi na lang natin iniisip ang sarili natin. Ang sarili natin, katawan, kung paano tayo kumain ng masasarap, kung paano tayo magpataas ng mga bahay ng kung ano-ano pang gusto natin para maging tanyag lang tayo sa buong mundo para makilala tayong lahat. Ito po ang katuruan na ito. Ipinapaliwanag na ang tunay na kahulugan o kagustuhan ng Diyos ay ipaliwanag natin ang buong katotohanan ng salitang Diyos na pinagmulan natin. Itong buhay at ang katawan natin, kailangan natin kilalanin kung sino ba sila sa atin o kung sino ba ang nagbibigay buhay sa atin. Sila ang Adan at Ina Eva, sila ang nagbigay ng buhay sa atin. At saka si Ina Eva. Pero bakit naniwala naman tayo sa isang kapirasong papel, sa isang makapal na papel o papel, kapirasong papel na yan, na walang buhay, na wala nang ibang ginawa, kundi wala nang ibang nating inisip, kundi yan ay katotohanan ka, yan ang katotohanan ba yung itinuro dyan kung paano tayo maging masama sa Diyos? Hindi po, mga kapatid. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lahat ng mga nagaganap dito na hindi magaganda sa paligid natin, sa mga sarili natin, ay kagustuhan po natin lahat ito. Ito ang tunay na kagustuhan ng Diyos. Alamin natin siya mismo na sila po ay siya, si Ama Adan at Ina Eva na pinagmulan natin ng ating buhay at ang katawan natin. Hindi po nagkasala, mga kapatid. Kasi sila po ay perfect na nilikha ng Diyos. Ang nagkwento lang dyan ay isang papel lang. Di ba tinakot naman tayo, tinakot ng unang mga tao matatalino noon, ang mga kapatid natin noon. Tinakot sila doon sa libro Biblia na kung hindi ka maniniwala sa libro Biblia na yan, pupugutan ka ng ulo. May pinabasa, mga grade 6 siguro ako yun nung pinag-aralan namin yun. Yung mga Kastila, ayun ko kung anong lahi ng mga tao yun na kung hindi ka maniniwala, pupugutan ang ulo. O ikaw ba gusto mong matatay? Kung ayaw mong mata, ayaw mong matay. O sige, sumunod ka na lang. O itago mo na lang kung anong katotohanan noon na nalaman mo. Kubli mo na lang kaysa naman patayin ka. Eh gusto mo mabuhay. O kaya itago mo na lang din. O ngayon, sa pagtatago mo na yun ng buong katotohanan, kasalanan na. O hanggang ngayon sa yun na ang tinawid natin o minana natin na kasalanan sa unang mga kapatid natin. O, ngayon, kung ayaw nating manahin ang mga kasalanan na yun, o eto na po, gumising na po tayong lahat, imulat na natin ang ating mga mata at ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating pangunawa o katalinuhan. Kasi kung ikaw ay valedictorian o ikaw ang pinakatalino sa lahat, magagawa mo lahat ng mga bagay nasa sa paligid mo, nagagawa mo lahat yan dahil sa iyong talino. Pero ang tanong, kagustuhan mo lang yan, pero hindi kagustuhan ng Diyos yan. Ang pinaka mabisa o pinaka kagustuhan ng Diyos, yan po ang alamin natin siya, kung na siya ay makapangyarihan sa lahat, ni hindi siya kailanman magkasala, si Ama Adan na personal ng Diyos, kasi personal niya yan, si Ama Adan personal niya, kasi hindi kasi nagsasalita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang liwanag. Nagsalita siya sa pamamagitan ng nilikha niya, si Ama Adan. Kaya nagpamilya silang dalawa ni Ina Eva para sabihin o magpurihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may magsamba sa kanila, sa kay Ama at Ina natin, na si Ama Adan at sa kay Ina Eva. O ano, anong ginawa natin sa kanila? Hindi ba pinagkasala natin? Yun nga, yung awit na isang kapatid kanina na ang Diyos nyo, si Jesus Christ, nilagyan pa nga lang yung alambre na may tinik-tinik. Ano yun? Kapwa naman pa, ikinurono pa ang tinik sa Diyos nyo?
Tapos pinakot. Kasama niya naman niyo na mga anak at naniwala kayo na ang Diyos niyo parurusahan kayo. Pinaparusahan niyo. Eh hindi makapangyarihan 'yan. Pinakot. At saka ipinako pa. O ganun, pinakot na. Ano na ngayon ang konsensya niyo? Naniwala kayo na ang Diyos pinarusahan niyo at pinako pa? O nakahubad pa. Nakahubad pa, nakabahag pa. O hindi niyo man lang yung sister. Hindi bahag, tapis 'yun eh. Tapis lang. Nakatapis pa. O ano bang wala man lang kayong konsensya? Naniwala naman kayo diyan sa libro Biblia na 'yan? O harap-harapan nababasa niyo naman. Napakatalino naman kung bakit hindi niyo maintindihang mabuti ang mga sinasabi diyan. Ang Diyos ay pinaparusahan. Wala siyang kapangyarihan. O hindi siya Diyos. Ibig sabihin, ginawa-gawa lamang ng matatalinong tao yan na sa libro Biblia na yan para pagkapirahan, para maawa kayo sa Diyos nyo at isinabi ko sa may simbahan. Maawa sa Diyos. O, maawa sa simbahan. O ngayon, pag naawa sa Diyos, naawa sa Diyos ang tao. O pupunta kayo sa simbahan. Ngayon, magbibigay na ngayon ng mas malaking halaga. O sorry sa tao, nasa tao ang gawa. Sorry po sa mga nasasaktan po ako, pero mas nasasaktan po ako na mas nasasaktan ang ama at ina natin sa ginawa ng ninyo sa kanila kay Ama Adan at ina Eva. Pinagtabuyan niyo siya, tapos ipinalit niyo ang Diyos niyo na pinaparusahan. Yan ba ang Diyos na makapangyarihan? Hindi po, mga kapatid. Kaya ibig sabihin ng haka-haka, gawa-gawa lamang, fake yan, walang katotohanan, kasinungalingan po, mga kapatid dyan. Kaya ngayon, sinasabi namin to lahat. Ngayon, tinutularan ng lahat. Parang yan ay tinutularan nyo naman. Tinutularan nyo, ginagaya nyo din. O yung ginagaya nyo yan, parusa. Anong parusa? O yan na po yung mga parusa. Yan yung mga nangyayaring lindol. Mga lindol, mga bahak, parusa na yan. Hinahabol na tayo ng ating kaparusahan ng kasalanan. Kasalanan natin ang magtiwala tayo sa libro Biblia. Oh, kasi kasalanan kasi pinaniwala natin 'yan. Eh kung katotohanan sana 'yan, di wala nang nangyayari. Sister, hindi libro Biblia 'yan. Ay, hindi ito libro Biblia, songbook ito po. Yung libro ihinahalimbawa ko lang kasi parang ganito din ang libro Biblia. Kaya 'yun. 'Yan po, mga kapatid, hindi po kami naninira, mga kapatid. Kailangan na lang namin isiwalak lahat ang mga totoo. Nagsasabi po kami ng totoo. Ay, ito po, mukha na ito. Walang fake po yan. May pekas o may nungal. Walang pungka fake yan. O, kahit pumunta kayo dito, mararamdaman nyo, mainit yan, mainit-init. Hindi po ribulto ito. Hindi po kahoy. Nagsasalita po ako. Gusto nyo, mas maniwala pa kayo sa kahoy pag nagdadasal ka o sa mga ribulto. Diyos ko, wala kami isasain. Ihagisan ka ba ng pagkain, ng bigas, o fried, gusto ko ng fried chicken? Bibigyan ka ba niya? Kundi, ikaw mismo na ang totoong rebulto, ito pong katawan. Magtabaho ka, o humingi ka ng kwan sa amo mo, o magtabaho ka. O gamitin mo ang iyong mga dalawang kamay, ang katawan mo para magtrabaho, para magkapera ka. Hindi niya bibigay kasi hindi naman Diyos yun eh. O di, ang Diyos oh. Ayan ang Diyos oh. Tumingala ka, lumuhod ka sa lupa. Eh kung nagde-derti-derti ka dahil sa aral mo din, pinag-aralan mo ano, nade-derdihan ka dyan sa lupa. O ba, bakit na nakatapak ka pa dyan? O, kung sinasabing yung mga mataas ang pinag-aralan kasi, yung sabi niya sa anak, wag anak, wag kang tatapak dyan, wag kang maglaro ng derti yan. Paano naging 30 yan? Eh, dyan ka. Dyan tayo kumukuha ng pagkain natin. Nang kung ano ang kinakain natin, andyan lahat yung inaalaga ang baboy o mga ano, mga halaman na mga kinakain. Dyan galing yan. Kung 30 yan, o di wag ka na kumain para magutom ka na. Kasi sabi mo 30. Kung 30 yan, o di pagka 30, eh, hindi ka na sana kumakain. Eh, bakit kumakain ka pa? Hindi mo ba alam na ang mga kinakain mo din yan
ang mga kinakain mo eh galing diyan sa lupa na 'yan na sinasabi mong dirty, tapos kinakain mo. Ibig sabihin parang kinain mo ang iyong salita. Kasi kinain mo akit ako kasi dirty ka mo, tapos kinain mo din. Tapos mamaya kumain ka eh nagkasakit ang tiyan mo, sasabihin mo ay nagkasakit ang tiyan ko eh, kasi sinabi mo dirty kasi siya eh. Pinarsahan ka agad ng kinain mo kasi yung kinain mo yung sinabi mo dirty, pinagmula niya, tapos kinain mo din yung tinanim sa kanya o nagkasakit ka o yun na ang parusa sa iyo kasi sinabi mo na nga, tapos dapat hindi mo na kinain. Kaya yung lupa hindi po dirty yan, kundi kung dirty yan di wala na sana tayo dito. Saan ba na tayo nakatapak na ron? Sa kalawakan, hindi ka naman pwede, hindi ka naman hangin na pwede kang, hindi ka na dyan ka sa Alapaap o dyan pala sa may kwan na hindi ka tatapak sa lupa. Ganun po mga kapatid, kaya ito po ang katuruan na ito, hindi po naninira, kundi sa sinasabi lang po namin ang buong katotohanan, kasi ito po ang kagustuhan ni Ama Martiniano Managelo Tamagan Talosic, personal po ng Diyos o personal ng buhay. At pinatunayan ni Inay Conchita na personal po ng lupa. Nagsalita po ang Diyos Ama Langit. Nagpersonal po ang buhay. Nagsalita ang buhay. At nagpersonal ang naging tao. Naging tao sila para magsalita. Si Inay Conchita. Para sabihin lahat sa atin ang katotohanan. Pero dahil sa pinag-aralan niya yun at alam mo, mataas ang pinag-aralan mo, hindi ka maniniwala kasi at sino lang ba naman kami na wala namang pinag-aralan, hindi naman kami nakatapak ng college. O, ito pong katuruan na ito. Kagustuhan ng Diyos na hindi ito kailangan dapat tayo mag-aral. Mag-aral yung sa gobyerno, mag-aral na kung paano mag-aral na magsulat o kung ano-ano. Eh kasi hindi naman natin kailangan mag-aral eh, kasi ang kailangan na lang natin dapat pag-aralan kung paano tayo mabuhay. Kilalanin natin ang buhay natin at katawan natin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh ano nga yung ginagawa natin? Hindi naman Diyos ang pinag-uusapan dahil sa pinag-aaralan. Kundi pa kung paano tayo aangat daw sa ating buhay, sa ating kalagayan para hindi tayo mga dukha na sinasabi sa iba na kapag ka manalong ka na lang, dyan ka na lang, dukha ka, marumi. Marumi daw ang mga lupa na hahawakan mo. Pero pag nag-aral ka at nakapagtapos ka ng lahat-lahat ng mga gusto mong kurso, o hindi ka nahahawak ng lupa, eh kasi nag-uopisina ka na. Hindi na dukha. Hindi ka na dukha. Hindi ka na dukha ka mo. Mas dukha ka pa nga kasi dukha ka kasi hindi mo na nakilala ang ating pinagmulan na si Ama Adan at saka si Ina Eva ang tunay na Diyos, kasi ito po, ito ang tunay na kayamanan na kung malaman natin ito, na tanggapin natin sa sarili natin si Ama at Ina natin, ang Ama at Ina natin na pinagmulan natin, mas mataas pa ang pinag-aralan natin o ang ating high school. Mataas ang antas. Mataas ang antas ng pinag-aralan natin. Wala nang pinag-aralan. Mataas ang antas. Mataas ang antas natin. Ng kaalaman. Mataas ang antas na kaalaman natin. Kaya, mga kapatid, ito, pag-aralan natin, mabuti, unawain natin. Alamin natin. Kasi, ito ang buong katotohanan kako, sabi namin sa inyo. Pero kayo po magpatotoo. Kung tunay na minamahal nyo ang inyong sarili, minamahal nyo ang inyong Diyos, ang Diyos na lumikha sa inyo, mahal nyo ang inyong mga anak, gamitin natin ang ating paunawa para sama-sama nating makamit ang buhay na walang hanggan at kasaganaan. Kasi dito sa katuruan ito, sa pagtuklas natin sa tunay na kahulugan ng ating buhay at katawan, matutuwa ang ating Ama at Ina at maibibigay na niya. At siya rin, sila rin ang magliligtas sa atin
sa mga kapahamakan na yan. Kasi kung sinasabi mo na may reliyon ka, na maka-Diyos ka, kahit ikaw ay pari o ikaw man ang pastor na nagsasabi ng salitang Diyos, akala mo ba? Alam mo na lahat ang buong katotohanan, mga kapatid. Kasi sa libro Biblia, yan po ay kasinungalingan. I-close na po natin yan para dito na po tayo sa wala. Sa ang basihan po ay ang nilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Langit, lupa, at si Amaadan. Tatlong bumubuhay po sa atin na yan. O titingnan natin ah, langit bumubuhay sa atin kasi yung langit na yan, ang simbolo sa atin ito, ating buhay. Galing kay Amaadan. Langit na ating bubong at lupa na pinagmulan ng katawan ng ating ina na ating pinagmulan. At saka si Amaadan na tunay na Diyos, tunay na tao. Yan po, buhay na buhay po yan. O, ikumpara natin dyan sa sinasabi niyong salita ng Diyos. Dito po, libro Biblia, wala pong buhay yan. Dito po at akong personas na yan, bumubuhay, nabubuhay, sila po ay buhay na buhay. Ito, wala pong buhay. Ang libro po ay, libro Biblia po ay walang buhay. Saan tayo maniniwala? Sa walang buhay? O sa may buhay? Yun po mga kapatid, ang pwede kong i-share sa inyo kung gusto nyo po ng kapaliwanagan at puro argue ka na lang ng argue tamo sa akin kung sino man ang nang sumasalungat sa mga sinasabi namin dito against kayo. Kung gusto nyo maliwanagan ang inyong pag-iisip at patunayan nyo na kami ay totoo, makinig kayong mabuti o kung hindi, pumunta kayong personal dito, andito lang ang mga kapatid na ninyo. Dito na, kayo maki-argue. Dito kayo maki-argue, personal to personal. Maki-argue sa salita. Kasi yun po ang kagustuhan ng Diyos, yung alamin natin ang buong katotohanan. Pagkwentuhan natin siya, hindi puro lang chismis na lang chismis sa kapitbahay kung saan saan dyan. Ang chismis natin, ang pag-usapan natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi pagka pinag-uusapan natin siya, oy, ang mga anak ko, pinag-uusapan ako, mahal na ako ng mga anak ko, hinahanap pala ako ng mga anak ko, sabi na, kaya po mga kapatid, ito po ang mai-share ko sa inyo, at aamit na ako, at isa sa mga pahayag pa yun na patungkol sa salitang Diyos na natutuhan natin.